guys, ito na naman ako, si Benji Palaron Jr. And ito na naman, meron na naman tayong napanood na video about ABS-CBN. And I want to make a reaction dun sa meeting ni Marcoleta, Rimulya, at saka ni Defensor dun sa nag-zoom sila. Yun. Ang maganda dito, alam natin mga lawyers yung tatlong yun at alam nila yung batas. But, alam mo yun, yung nakakatuwa lang, even they are lawyers, ang gusto ko lang sa kanila talaga, yung personal, ano nila, personal pag-iisip or personal information na, ito yung nangyayari, ito yung mga pagkakamali ng ABS-CBN pagdating sa ating batas. Yan. Kasi maraming, actually yan, marami na yung hearing nila no, sa Congress pagdating sa ABS-CBN. Like yung citizenship ni Gabby Lopez. Kung ano ba ang allegiance niya, American ba or Filipino? Isa na yun. Yung PDRs, dahil dapat sa Constitution, 100% Filipino own ng isang broadcast company, di ba? Kasi, minsan nagtatalo kami, pinagtatawanan ako ng miss ko, sabi ko, why ka engrossed dyan sa ABS-CBN, sabi ko. Kasi sabi ko sa kanya, is, ang ABS-CBN kasi, is part of the martial law era. And siya yung naninira, number one na sumisira kay Marcos, yung ABS-CBN. And ngayon, lumalabas na, sabi nga, in the service of the Filipino. Parang hindi yata service of the Filipino. Dahil kasi nakikita dun sa Congress na hindi sila nagbayad ng utang nila sa gobyerno, which is mga tax natin, mga tax ng parents natin ang inutang nila, tapos hindi nila binayaran. After the martial law, nagkalimutan na yata ng babayaran yung mga utang nila, which is nakita doon na 15 million yata yung utang nila, or 20 million something, which is very, very, ano yun, di naman pwede yun, yung di naman pwedeng maka gancho sila sa ating mga tayo sa Pilipinas, mga Pilipino, niloloko tayo ng isang malaking kumpanya ng ABS-CBN. At sabi nga, in the service of the Filipino, paano yan? From the very start pala na bumalik sila sa ere, hindi na sila sumusunod. And until now, hindi sila sumusunod sa batas ng prangkisa. Dahil kasi, still, nag-on air pa sila sa digital, which is yung prangkisa nila ay wala na, expired na. Kaya nga tinatanong ni Marcoleta yun, bakit kaya ganun? Bakit ganun? Andun sa Zoom na sinabi nila, bakit ganun? Ako nga nagtataka ako, bakit ganun? Nag-air pa sila sa Zoom. Sa digital box, di ba? Zoom, sorry. Sa Zoom daw. Sa digital box. So, hindi na pwede yun. Dahil kasi nga, tapos na yung franchise nila. At, ginagamit pa nila yung ibang channel daw. Yung channel 64 yata yun. Diba? Which is, hindi na to, wala na, labag na sila sa batas. And still, nag-i-air sila at nag-advertise, kumikita sila. Yun. Isa na yun. Lumalabag talaga sila sa batas. Eh, syempre, ikaw, isang ordinaryong Pilipino, eh, kung ikaw ang lumabag o ng batas, huli ka, di ba? Di ba? Eh, sila, malaki na sila eh. Malaking kumpanya na hindi mo naman alam kung Philippine base ba siya, anong allegiance niya. Tapos lumalabag siya sa batas, hindi pa sila nagbabayad ng tax. Malaki silang kumpanya, malaking kinikita nila, at hindi sila nagbabayad ng tax. Which is, very unfair naman yun. Kasi nga, umuutang sila sa banko. Tapos, hindi sila nag-ayos ng kanilang tax. Nakakapagtaka, di ba?
Yung GMA na pagbayad ng 1 billion tapos sila 10 million lang ba yung binabayaran nila. But sabi daw tax avoidance yan, but maraming nakita yung ating tatlong congressman, which is very, ang mga dito kasi bumoto tayo ng knowledgeable sa batas, wag lang puro pangalan, isa na yon, pwede kasi hindi lang sikat lang sila eh, sila na yung ano, yung magaling. Alamin natin din yung mga qualification ng isang congressman, senador, hindi rin po yung sikat na senador ang ano, dapat may knowledge sa ating mga batas para hindi tayo lokohin tayo ng mga malaking kumpanya na katulad na ito, dahil marami siyang penalties sa mga pagkakamali na nilabag niya sa batas, di ba? Which is nakapagtaka, and they have a big influence sa political ano natin, political landscape ng ating bansa. Eh, yun ang napapansin ko. Dahil kasi alam natin, ang media is one of the factors na humuhulma sa kultura ng ating bansa, at lalo na sa pag-build ng pagkakilala ng ating isang bansa. Kasi ni Jenny, pwede siya mag-ingay, pwede siya magbigay ng hindi magandang information sa isang tao. Kaya nga, 100% kung dapat na Pilipino, hindi pwede dual citizen or 100% alin siya sa Pilipinas dapat. Kasi magkakaroon ng problema. So, yan yung dapat nating alamin dito. Eh, ang dami yung sasabi kasi, eh, dahil sa COVID, sinabi nga nila, sa COVID, dapat yung unahin. Andun nga, sinabi nila na, gusto nila rin yun na ayusin nila sa COVID. Kaso, syempre, sila ng ibang mambabatas na malakas sa ABS-CBN, priority to. So, yun pala, hindi pala prepared ang ABS-CBN about yung mga yung mga papel nila, yung kanilang sinasabi nilang pangmamayari ng mga properties, equipment, isa pa yun. Hindi nasabi sa yung papel na yun, yung na ito ay pangmamayari namin. Ngayon, gusto nila ipasilip din yung mga properties yan sa Mother Ignacia. So, nakikita na dito. So, ang maganda dito, natututo tayo eh. About yung una, yung sa batas natin. Pangalawa, ano ba yung mga pagkakami ng kumpanyang ito? Diba? Kaya Service of the Filipino daw, sabi nga. So, hindi naman. Parang nagkakaroon na ng lamat dun sa kanilang pangalan. Diba? The service of the Filipino, but they not serving their fellow Filipinos because ito pa yung labor cases nila. At ito pa ang maganda. Dahil kasi, di ba marami nang nagsasabi dun sa social media na ito yung sa ABS-CBN, merong mystery person na guest nila na darating this Monday, and maganda to. Kailangan ko rin mapanood. Dahil kasi, ang mystery person na to ay well-known anchor daw sa ABS-CBN. Ay ngayon, hindi na daw siya kilala. And doon, malalaman natin paano mag-treat ang isang ABS-CBN ng kapamilya nila. Di ba? So, mga unfair labor practices, plus yung mga tax avoidance nila. Yung sa tax avoidance naman nila is yung pesa, yung big deeper na tinarabi, may tinayo silang kumpanya, tapos ni-register sa pesa, tapos sinabi daw nila nag-ship sila or nag-build sila ng employment. So, ang nakapagtaka doon, ano ba yung ship niya ng product doon sa pesa? Wala naman. Kundi digital content, hindi naman ship yun. Kasi kung ano tinatawag na kailangan na may ship ka, may material ka, may product ka na sinishift mo via international. Yun yung sa PESA rule eh.
Eh, yun, eh, digital content. Pwedeng i-download yun, tapos i-send lang sa ibang, sa using the internet. So, gumagawa sila talaga ng way of to do tax avoidance talaga. And which is a wrong way. Medyo ano, asa ito, ang dami nilang corporate layering para i-cover yung mga tax avoidance ng company to. Napakagaling nila talaga, honestly. And ngayon, nakikita to. Dahil kasi nga, because of this government, nakikita yung pagkakamali ng previous government natin. Diba? In, diba? Sinabi naman nila na dapat ayusin niya with arbitration. Hindi naman yata, hindi yata mapakita yung papel. Yan yung sinasabi ng ating tatlong congressman. And ang dami talaga. Yun yung ano, kung mapanood nyo yung pinag-usapan nila doon sa Zoom, talagang, ha? Ganon. Di ba? Hindi pa yung sinabi niya sa una eh. Di ba? Nagsabi na si Marcaleta na, na ito yung mga ano mo. Meron pa silang na halungkat. And sa tingin natin maganda yung kung yung session for tomorrow, and abangan natin yun, guys. Kasi kailangan nating ano eh, malaman, kasi ang media ay malaking role to sa society natin. So kailangan na dapat 100% Filipino and 100% loyal allegiance sa ating bansa ang isang broadcast company. Hindi po pwedeng sa taga-ibang bansa, eh kung nag-away ang US sa saka Philippines, halimbawa lang, oh. Siyempre, maaaring sabihin ng ano, pwedeng sirain yung information ng ibang tao para mag-alsa yung mamamayan natin sa government, sa present government. Pwede nangyari yun eh. Diba? So, sabi nga, information is the best ammunition, diba? Kaya importante talaga na kailangan na matalakay rin to. Diba? At saka yung kailangan ano sila ma-penalize or magkaroon ng justice sa ginagawa nilang ano, kalokohan ba? Or yung kanilang pagkakamali. Diba? Kasi yan, in the service of the Filipino, oh, di ba sinabi na in the service of the Filipino? So, hindi naman sila nagpa-follow ng batas ng Pilipinas. Paano sila nagsiserve ng ano, ng in the service of the Filipino? So, natatanggal na yung tagline na yun eh. So, in the service of the package of their boss. Sino yun? Ayaw ko nang salita. So, guys, yun lang. Basta, abangan natin bukas yung hearing for the Congress. Dahil kasi itong tatlo, yung tatlong congressman, si Marcoleta, Remulia, sa si Defensor, nag-usap na eh. Nag-zoom na. Ando na sa social media. And grabe. Grabe yung kanilang mga panong at pregandahan nila. At ito pa, hindi nagpasa ang ABS-CBN sa mga kailangan nilang mga papeles na kailangan pa doon sa mga iba pang hearing na nire-request nila. Baka hindi mahanap, di ba? Sabi nga ni Congressman Marcoleta about it. So, guys, I'm excited with another hearing about this. It's because it's important to, dahil kasi maapektuhan ang ating bansa kung hindi natin naayos to. At kung absuelto sila, eh, baka magkaroon ng kaguluhan dyan, dahil kasi eh, baka siyang kumpanya, kilala sila, tapos maabsuelto sila, hindi naman pwede yun, di ba? Baka mag-also tayo dyan. So, yun lang guys. So, please subscribe to my channel guys. Follow me on my Facebook, YouTube. If you have comment below na ano pa yung alam nyo about this topic, about yung pinag-usapan ng ating mahal na congressman, so, I encourage you to comment below. So, guys, don't forget to press the bell button so may mga update kayo sa aking mga reaction videos, real estate at business. So guys, see you to another reaction video and bye guys.
Thank you so much for watching. See you again on my next video.